Sino na naman ang may kapakanan? Nako, ginugulo ang Kongreso, ang House of Representatives. Kanina, nako, may mga threat dyan. BOMB threat. Wait. BOMB threat dyan po sa House of Representatives. Hindi natin binagkis ng buo eh, dahil mati-technical tayo dyan eh. Anyway, ang House of Representatives kanina, naka-heightened alert po yan dahil nakakatanggap daw po ng mga banta itong mga miyembro po ng Kongreso, no? Itong mga staff nila, nakakatanggap daw po ng banta na pasasabugin daw po itong House of Representatives. Kasi kung inyong matatandaan, may mga opisyal, dating opisyal, ka-coffee, kilala nyo yung tinutukoy natin, na nagbigay ito ng banta eh sa Kongreso, di ba? E hanggang ngayon kasi mainit pa rin po itong alita na ito eh ng mga Duterte at ng Kongreso, ng House of Representatives sa under the leadership of Martin Romualdez, Speaker Martin Romualdez. The House of Representatives is now under heightened security after several legislators reportedly received threats. House Speaker General Reginald Velasco told reporters sa isang pong ambush interview that he will issue a memo to strictly enforce heightened security on Monday, but the House Sergeant at Arms on its own already implemented such last Friday. Alam nila ka-coffee eh. Kasi dahil sa binitiwan na statement ni Duterte eh, no, na medyo favorable sa House of Representatives eh. Strong yung statement na binitiwan ni Duterte. So, in anticipation sa possible na mga incidences tulad na nito, eh, buti na lang hindi natuloy, eh, naganda na po ang Kongreso dyan. There have been threats being received by members of Congress, by employees, by staff from groups, sabi ni Velasco. The security has been tightened, so we just want to protect the members of the House of Representatives and staff and employees of the House from any untoward incidents. Dagdag pa po ni Velasco. When asked for specifics on the alleged threats received, Velasco said he cannot name the specific members of the House, but they received these threats in January. Ng January pa pala, kaya pala Friday, kumilos na sila dyan. Sino na naman kaya may kapakanan ito? Sino yung gustong manakot sa mga mambabatas? Kasi sunod-sunod yung hearing dyan eh. At alam nyo naman ka-coffee, solid yung stand ng House of Representatives against Duterte. Diba? Hinaharap talaga nila ito eh. Kanina nga lang, naglabas sila ng unified statement na naman dyan, ng resolution, no, supporting Martin Romualdez. Ayan, dyan sila nagagalit eh. Basta sinasabi lang na baka bombahin daw itong House of Representatives. Sabi ni Sec. Jen, huwag naman, di ba? Velasco said the security measures they are now implementing are the same measures they put in place for the State of the Nation address ng ating presidente. Medyo mabigat ito ka-coffee. However, the said Speaker Martin Romualdez is not one of those who were reportedly threatened. Sino kaya ang nakatanggap nito? Kanina din kasi si Franz Castro eh. May event din ito ka-coffee at pinapakiusap niya yung naging desisyon ng Quezon City Prosecutor's Office, no, dito sa kaso na isinampa niya kay Duterte na muling pag-aralan. Isa ba siya sa nakatanggap? Hindi pinangalanan. The House is now extra strict with motorcycle riders as guards have reported suspicious riders allegedly casing the parameter. Biruin mo na ha. Mga nakamotor ang nagpapaikot-ikot dyan sa House of Representatives. Kaya pala madalas ang check-up, checkpoint no, sa mga dadaan dyan. Nireport sa akin ng security, there were some motorcycles going around the premises. Kaya pinagbawal na namin yung motorcycles being parked in front of the buildings. So we have designated a special parking area for motorcycles. And then for those deliveries, we have instructed our security that delivery men should stay at the gate. Kasi noon nasa labas eh, 2 weeks ago, nandiyan tayo sa ano eh, nandiyan tayo sa Kongreso, no? Nakamotor din tayo, nakapasok tayo dyan, at yung mga delivery riders, in a way, nakakapasok sa loob, no? Para ihatid yung mga goods and kung ano man po yung order ng mga empleyado. Pero ngayon, bawal muna yan, ka-coffee, nasa labas muna yan, yung kanilang mga orders bilang bahagi po ng kanilang paghigpit dito sa banta na ito. Sino na naman kaya ang may kapakanan nito? Nadidistract ang ating mga mambabatas. And ibig sabihin niya, nasasayang yung pondo ng gobyerno. Kasi imbis na natatalakay niya itong mga panukalang batas na ito, mga resolusyon na yan, o kung ano man pong mga dapat na nilang talakayin, eh nadidelay. Diba? Eh pera ng gobyerno na naman, nadidelay yan eh. Pag nadidelay yan, additional cost na naman yan. Kawawa na naman ang bansa natin dahil sa ginagawa nitong mga ano ito,
gustong manggulo, gustong manira. Ano ba talaga gusto nyo mangyari sa Pilipinas? Ayaw talaga kumasenso, gusto nyo gulo. Diba? Sana tingnan nyo naman ka-coffee, mga kamag-anak ninyo ka-coffee na makikinabang pag nagsaksi ng gobyerno. No? Huwag lang ang sarili. Ay, nako, sana maayos na ito. Elma Lego, hello sa inyo. Kay Johnny Germa, sino kaya ang kakampi? Traidoran ang nangyayari. Oo nga eh. Kawawa at taong bayan, kawawa. Edit, ma'am Edit Domino, basta alam natin kung sino ang nagpapagulo sa Pilipinas. Kaya huwag maniniwala sa kung sino man yan. Good evening, ka-coffee. Kay Miu, hello sa iyo, kay House of Bay. Kung sino ang may motibo, sila ang dapat dakpin. Isa si Kibolo, isa rin ang Duterte clan, mga sanay, manakot, hulihin at sitahin agad ang mga yan. Salot mga dutay daw, sabi ni Victoria Carpio at kay Johnny Garna, solid baste for president. Oy, good luck. Oh, pwede 2028, no? May chance pa. Mag-ingay na ngayon, ka-coffee, no? Para may chance sa 2028. Mouse and keyboard na ako sa mga ako sa fentanyl, friends. Si Amy, iboboto ko pa din kahit may topak siya ngayon. Pag may botohan para sa batas at puro dilaw at DDS, kawawa si PBBM pag nagkataon. Yun lang, isang dapat din tingnan yan, ka-coffee, no? Baka din kasi ma-dominate ng mga liberal, no? Itong nalalapit po na senatorial elections. Pero demokrasya pa rin naman tayo, di ba? Irerespeto pa rin natin kung ano yung magiging resulta ng halalan pagsapit po ng 2025. Taong bayan po ang nag-decision yan and we have to respect kung ano yung magiging resulta. As long as naging maayos ang halalan, walang dayaan na nagganap dyan. Anyway, sige. Ako ay pansamantala po na magpapaalam sa inyo ngayong araw po ng Lunes ng gabi. Maraming salamat po sa mga sumama po sa akin. Marami pa rin po tayo viewers nasa Facebook at nasa YouTube. Hello po sa inyo. Happy viewing po sa inyo. Juan Petiza, kay Pasita Abana, kay Jang Dalde, at kay Floyd Balancio nasa Facebook. Happy viewing po sa inyo, ka-coffee. Baka di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, so yun lang po, click lang po yung follow. Follow or like sa ating Facebook page at sa baba, click lang po ang subscribe. Alright, sige. Maraming salamat, ka-coffee, sa pagsama sa atin. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po. Good night, everyone.